Ang sarap humigop ng mainit na sabaw. Lalong-lalo na kung may kasama itong ubod ng lambot na lamang loob ng baka. Ito ang Gotong Batangas at yan ang lulutuin natin ngayon. Handa na ba kayo? Ito ang kumpletong listahan ng mga ingredients para sa recipe na to. Umpisa na natin. Magpapakulo muna tayo ng tubig. At kapag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin dito yung laman loob ng baka. Ito yung honeycomb tripe, yung bituka, yung puso ng baka. Ito naman yung blanket at yung tendon o yung litid. Isa-isa natin ilalagay yung mga laman loob ng baka dito. Ito na yung honeycomb tripe. At isusunod ko na dito yung bituka. Ito yung small intestine. Ito yung tendon o yung tinatawag nating litid. Ito naman yung puso ng baka. Ito naman yung blanket na mas kilala natin sa tawag na tuwalya. Dalawang uri ng tripe ang gamit natin dito. Yung honeycomb at itong blanket. Kapag sinabing tripe, parte ito ng stomach ng baka. Papabayaan lang natin kumulo yung tubig. At once na kumulo, ay tatakpan lang natin ito. Papakuluan lang natin ito ng ilang minuto. Ito yung una nating pagpapakulo na nakakatulong magtanggal ng amoy ng baka. Itatapon lang natin yung tubig dito ngayon. At pagkatapos nito, lalagyan na natin yung hukas bigas. Dahan-dahan ko nang ilalagay dito yung hugas bigas. Kaya ito tinawag na hugas bigas dahil ito mismo yung tubig na ginamit sa paghugas ng bigas bago ito isaing. Ito yung gagawin nating sabaw dito sa ating Gotong Batangas. Papabayaan lang natin itong kumulo. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ating seasoning o yung pampalasa. Asin, durog na paminta at garlic powder ang gamit ko. At syempre, hindi mawawala dito yung sibuyas na pula. Mas maraming sibuyas, mas masarap. At dahil gusto ko ng konting anghang, maglalagay lang tayo dito ng konting sili. Nasa sa inyo kung gaano karaming sili ang gusto ninyong ilagay. At eto naman yung nagpapakulay dito sa ating Gotong Batangas. Gumagamit ako dito ng atswete. Binabad ko lang sa maligamgam na tubig at hinalo ko mabuti para ma-extract yung kulay. Haluin lang natin ito at pabayaan lang natin kumulo. Maglalagay lang ako dito ng beef cube para lalo pang lumasa itong ating niluluto. Ang gamit kasi natin dito ay laman loob ng baka at hindi ito kasing lasa ng karne ng baka. Ngayon naman, tatakpan na natin ito at lulutuin lang natin sa mahinang apoy ng 4 oras. O hanggang sa tuluyan ng lumambot ng todo-todo itong laman loob. Makalipas ang 4 oras ng pagpapakulo, ready-ready na to, napakalambot na at pwede nang iserve. Ito na yung ating honeycomb tripe, na ubod ng lambot na. Ito naman yung puso ng baka. Ito naman yung tuwalya. At ito naman yung litid. O ayan o, sobrang lambot na, nagmukha tuloy pusit. Okay lang yan dahil gugupitin naman natin to bago natin i-serve. Ngayon, ready na to. Lalagyan lang natin ng sabaw. Para sa akin, napakasarap nito kung merong sawsawa na pinaghalong tinadtad na sibuyas, na merong sili, toyo, pati na rin ang kalamansi. Pwede rin siguro dito na patis na may kasamang kalamansi at sili. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ito na yung mainit na sabaw. Sarap, no? Lalo tayong gaganahan ito. At pagkatapos, lalagyan ko lang to ng konting arte nang sa ganon maging maganda sa mata. Ito yung tinadtad na dahon ng sibuyas. At maglalagay lang ako ng isang sili pa. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com ha? At sana guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagnood. Ito na ang ating Gotong Batangas.